isang obvious candidate for case marking him sa diagram ay yung transitive verb na believe. At hindi yung for. So, pasok siya, di ba? Kasi believe government. Ang tawag natin dyan ay exceptional case marking or ECM. Okay. Dito sa number 31, yung believe ay magki-case mark ng NP na this story. Base sa ating mga naunang discussion na plausible na yung believe ay makapag-assign ng case sa him, di ba? Subject ng complement IP. Yung dito. Dito, him. Subject ng complement IP. Believe is separated from him by a maximal projection infinitival IP. So, yun. So, sabi natin kanina. So, believe. Yun yung tatawag natin exceptional case marking. 32A ay para ding 30, yung I believe him to be a liar. Yung no, magte-take ng IP complement, mag-govern sa maximal projection IP at magki-case mark therefore ng John. Okay, so sunod, yung 32B, yung presence ng weather, which is a complementizer, indicate na meron tayong infinitival clause of the type CP. So, complementizer, so meron tayong infinitival clause na CP. Kaya, hindi pwede yung ano, yung John to go to the party kasi dapat finite yung clause at hindi kasi ito ay infinite or non-finite. Walang overt subject dun sa 32B sa infinitival clause. Kaya yung case filter does not come into play. Okay, yung case filter matatandaan natin with respect to the subject NP ng lower clause to go to the party. So, I don't know whether to go to the party. Pasok daw. Pero yung sa 32C, hindi pwede. Okay, John to go to the party. Vino-violate nito yung case filter. Yung infinitival na 2 is assumed to be unable to assign case. Dapat hindi niya kaya mag-assign ng case. Pero meron. Small clauses. Ito na. Makita na sa 33A, B, at saka C. Yung case filter ng subject NP sa small clauses, dapat case mark pa rin. Diba? Yung small clauses do not contain case markers. Taxi driver entirely innocent. Walang case markers, ba? Pero, dapat case mark pa rin sila. So, tingnan natin. Yung small clauses are projections of functional head na agreement. Diba? Ito. Taxi entirely innocent. Taxi driver entirely. Dideduce natin yung agreement head ng isang small clause ay nag-fail na mag-assign ng case. Kaya masasabi natin na ungrammatical yung 34A with contrast na sa 34B. Yung the taxi driver entirely innocent was believed by everyone. That the taxi driver is entirely innocent was believed by everyone. Sa 34A, makikita natin, mapapansin natin na dapat nominative yung case nito. Bawal nga kasi hindi siya makapag-assign ng case, di ba? Dapat walang case yon pero dito nagkaroon ng nominative, di ba? As 34B, yung finite na inflection is nominative case to its subject. So, the taxi driver is entirely innocent. Dahil dun sa ano? Dahil sa introduction nung that. Tingnan natin. Yung non-finite I, saan tayo? Tulad ng non-finite I, yung small clause agreement is also too weak to case mark its subject. So, yung non-finite, minus tense, tas minus agreement, weak talaga to assign or to case mark the subject. Therefore, sa 33D, hindi pala mali. Sorry. Kaya, pinapropose na yung verb consider. So, yung time ko muna, ina-observe ko. Kasi medyo
Pero hindi ko matanggap kung bakit yung 30 Kobe, ano siya, accepted. Ako din. Meron ko lang nalaman siya. Whether to go to the party. I don't know whether to go to the party. I don't know whether to go to the party. Kung magre-replace tayo ng small clause subject ng pronoun, it will have the accusative form. Try nyo. I consider him entirely innocent. Therefore, kung consider, mag-assign ng accusative form na accusative case, tapos kung verb yung magka-case mark ng subject ng small clause, again, this implies that agreement phrase is also not a barrier for outside governor. So, dalawa na. Pero, yung non-finite, agreement. Tsaka yung agreement. Try na, tingnan natin yung 35 sentences. Nouns and adjectives are not case assigners in English. Diba? Mapapansin nyo. Poirot is envious Miss Marple. Diba? Poirot's envy Miss Marple. Diba? So, bawal yon. Bawal talaga yun. Prescriptive lang yun. Lahat ng mga samples sa 35 contain a main predicate morphologically and semantically related to the verb envy. Tingnan natin kung paano yung case filter ay mag-a-apply sa mga tulad ng examples. 35A, yung case assignment ay straightforward. Diba? Poirot is assigned nominative by the finite inflection. Miss Marple is assigned accusative by the transitive verb envy. Okay? Sa 35B, ang grammatical. Kasi kung i-compare natin ito sa 35A, yung difference lang ay ni-replace natin nung envy na verb by the adjective envious. So, naging adjective na si envious. So, adjective talaga si envious, di ba? Apparently, yung 35B can be rescued by the insertion of the preposition of as in 35C. Papapansin natin at kung matatandaan natin, reminiscent ito sa 21 at 22, di ba? Okay, makikita natin na yung prepositional complementizer for rescued sentences 21A at 22B, ganito, 22A, at ma-agree natin na yung 4 ay kailangan para mag-guarantee natin na ang subject NP ng infinitival clause would receive case. So, yun yung 4 at saka yung that. Yung that at saka yung 4 of naman sa adjectives. So, pagka wala nang magawa, introduce na lang ng bagong element, ay ng word, okay? So, ganun na. Try natin explain yung ungrammaticality ng 35B na walang of, tsaka yung grammaticality ng C na merong of in terms of the case filter. Try natin. Game. Kung ang adjective, yung case filter na, ano yung sasabi ng case filter? Dapat, ga-assign nung abstract case lahat ng overt case. Okay. Yung mga adjectives like envious cannot case mark yung complement. Okay. Therefore, 35B ay ruled out na dahil ng case filter. Kasi yung NP Miss Marple will not be assigned case. Diba? Okay. Adjectives cannot case mark after complement. Tapos, we also posit that English, merong default procedure to rescue sentences like 35B sa pamagitan ng pag-insert ng preposition na of sa front ng NP. We refer to this procedure by the term of insertion. Ang gara, no? Wala na silang ibang magawa, kundi mag-recipient. Like any other preposition, yung of ay